Magandang araw mga kabatang, ito po ang inyong abalingkod, Batang Kurat. Tuturuan ko po kayo ngayon kung paano magluto ng kilawing Batangas. Kung taga Batangas ka, lalo't higit, taga Tanawan Batangas, alam mo itong kilawing. Kilawing Batangas. Iba po yung kilawing sa Maynila at iba po yung kilawing dito sa Batangas. Ito po ang mga ingredients. Siling green o siling panigang. Bawang, sibuyas, pork nor cubes, paminta, labanos, pork belly, ito po ay nilaga ko na o inihalabos, oyster sauce optional, mantika, asin. Ito po, asin. At ganun din po ang sukang batang kurat. Ito po ay ginawa ko po. Sukang sawsawan. Kumbaga sa ibang suka, ito po ay pinakurat. Pero po ito, pinupo sa aking pangalan, batang kurat. Umpisahan na po natin. Buhayin lang po natin ito. Yun. Ngayon po muna ay isasangkot siya o i-golden brown ko po ito. Itong pork belly. Ganito po ang diskarte niyan dito sa pagluluto ng kilawing Batangas. Ilagay ko lang po ng konting mantika. Lalagyan ko rin lang po ng konting asin. Yan. Lalagay ko na po ito. Simmer-simmer lang po muna at hintayin po natin mag-golden brown. Okay. Ganito po ang itsura niya, no? Nag-golden brown na po. Yan. Medyo... medyo kasi nga sabi natin golden brown o papupulat-pulahin natin yung karne. Konti pa. Ito nga pala po ang kilawin dito sa Batangas. Ito po ang mga paborito halimbawa sa piyestahan, sa okasyon ng may birthday yan o may malalaking function. Ito po yung hinahanap ng karaniwang Batanggenyo dahil ito po ay pwedeng appetizer kung baga nasusuya o nauuta na sa karne. Ito po yung hinahanap sa lamesa, sa hapag. Ito po ay pwede rin main course o side dish. Dito po sa Batangas ay ganun po ang diskarte rito. Yan, kung makita nyo po, nagkaroon ng konting mantika dahil sa pork belly. Yan. Konti pa. Golden brown po natin. Tingin po natin ang kaklob. Para lalong maging golden brown. Buksan na po ulit natin, oh. Ito nga po para sa mga malalaking pangsyon sa handaan. Ito po ay kada isang minuto inahalo para mag-accurate ang pagka golden brown. Yan, oh. Kita na po natin.
At pagka po kami sa malaking pangsyon, sa handaan, o sa berdeyan, o sa cater, o kaya may kasalan, ito po isang kawa, isang malaki. Tapos yung ginagamit po, dalawang siyanse. Humahalo dito yung isa, dito naman yung isa. Yan o. Yan po ang kanya na tumitilamsik-tilamsik na. Konti pa, konting minuto na lang. At talagang pwedeng-pwede na. Although na pwede na po ito, golden brown na, mas maganda po yung katas na katas yung mantika. At alisin din naman po natin yan mamaya. Buksan na po ulit natin. Yan. Medyo golden brown na talaga. Okay na po. Pwede na natin alisan ng mantika. Hinahan ko lang muna. Yan. Alisan po natin ang mantika. Isang kilong liyempo. Then, dito na rin po natin gigisahan ng sibuyas bawang. Yan. Para mas lalong tumalab yung lasa. Ibang mantika na po ulit ang gagamitin natin. Hindi po yung kanyang sarili mantika. Yan. Lalagay na po natin ang bawang. Hindi naman natin siya susunugin o golden brown, konti lang para umamoy lang ng mabango. Yan, sunugan na po natin ang sibuyas. Isa-isa lang tayo. Ngayon pa, kapasindan natin yung konti ng sibuyas para lumabas yung tunay na aroma niya. Ito nga po palang labanos, pagkagayat po nito, ibinabad ko po ito sa dalawang dakot na asin. Tapos after 10 minutes, saka ko piniga ng tatlong beses o hinugasan para maalis yung askad na tinatawag dito sa Batangas o yung tapang ng labanos o ng white radish. Lagay na po natin ang white radish natin o labanos. Yon. Dami din po ito, medyo nasiksik lang nung ilagay sa tubig o piniga. Wow, ang bango. Yan, balik-balik lang natin. Ngayon po, pababayaan po natin siyang mag-simmer. Isi-simmer po natin siya para ito pong labanos natin o white radish, magkakaroon po siya ng sariling sabaw.
dahil masabaw po itong radish. So ngayon po habang hinihintay natin ay isi-simmer natin, ilalagay ko na po ang pork chicken cube. Dahil pork po ang ginamit natin, lagay po natin ang pork chicken cube. Hindi po kami gumagamit ng bitsin. O ito, paminta. Masarap ang maraming paminta nito. Tsaka ito na may puro. Pagawin ko ang tatlo. Ayan. Mamaya ko na po lalagyan ng oyster sauce at ng sukang batang kurat. Yan po. Kumpletong sangkap na po ito. Homemade ko po ito. Sariling gawa ko po ito. Sa kung gusto po nyo pong mag-order, mag-comment lang po kayo sa aking YouTube channel, Batang Kurat, o kaya sa Facebook and Messenger. Don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, Batang Kurat. Yan, buksan po natin. Simmer po ito natin ng 5 to 10 minutes para malutong-lutong at saka masarap yung pagkaluto ng labanos. Wow, bango. Ngayon naman po, ilalagay ko na sa ibabaw muna itong karne o pork belly. Yan, mamaya po natin hahaluin. Isimmer po ulit natin at saka ilalagay ko na po itong siling panigang. Pampabango rin po ito. Yan, at muli takluban po natin at hintayin po natin na maluto. At isasabay ko na rin po ang ito po, batang kurat, ang sukang sawsawang pinaka the best in the world. Yan. Mamaya natin nahaluin. Yung, 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 yung. Ay, isang cup po ito o isang tasa. Lalagay ko na rin po ang konting oyster sauce. Hindi naman po karamihan yan. O, okay na po yan. Optional po itong oyster sauce. Yun. Simmer po natin. Buksan na po natin. Yan. Ang bango. Ang bango pati ng suka ng batang kurat. Haluin natin. Yan. Halos maluto-luto na siya. Malapit na siyang hanguin. Luto na po ang ating kilawing. Konting simmer na lang. Para mag-penetrate yung suka. Tsaka yung bango ng sili. Oop. Ngayon po, ito po yung isang sekreto dyan. Lagyan po natin ng 2 kutsaritang brown sugar para lalong sumarap ang ating kilawin. Yan. Simmer po ulit natin ng 3 minutes at ito po yung luto na. Isinimer na kilawin. Haluin lang po natin at ito po yung atin ang hahanguin.
Kaya po ito medyo brown o mapula-pula. Kasi po, isinangputsa ko po ang karne o pork belly o liyempo. Sa iba po kasi, kaya puting-puti, hindi po nila isinasangputsa yung karne. Kaya yung taba po ng karne ay hindi makain. Ito po, makakain din po. Tsaka nilagyan po ko ito ng oyster sauce. Kaya medyo naging golden brown o mapula-pulang ganito. Yan, okay na po ito. Patayin na po natin. At atin ang tikman. Ang kilawin ni Batang Kurak. Ito po. Yan, medyo may kaunting sabaw-sabaw. Oh. Yan. Tama-tama po yung lasa ng suka kong inilagay. Mga 1 cup po yung nilagay ko. Oh. Tapos yung paminta niya, kagat na kagat din yung anghang. Yung asukal, naghalo yung kan. Lasa. Ito po. Ito nga po pala ang kilawing Batangas dito sa Tanawan, Batangas, Malabar, Batangas. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share my YouTube channel, Batang Kurat. Marami pong salamat. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all.